Ayan yung tsura niya, no? So, FB yung likod. Tignan natin yung naging issue nito. Ito yung loob. So, ayan, no? JAC Exporter 200. Okay. So ito yung mukha niya, no? Kamukha siya ng Hyundai H100. Halos kamukhang kamukha. Ganito mangyari. So itinawag to, ano, may sira. Ito yung loob niya. Ang naging problem na ito, hindi siya napaandar ng 2 weeks bago nung ini-start nila uli, ayun na mag-start. So ganito mangyayari, ano? So itong model na to, X200 Exporter na to, mga tol, ito po ay naka-ECU na, meaning naka-computer box na, no? Ito po yung susi niya, no? Sa loob ng susi na ito, mayroon tong chip. So ayan, andito sa loob yung chip, ano? Ito yung lalagyan ng battery. So papakita ko sa inyo yung battery niya. So ayan, binuksan ko na yung susi, ano? Sa bandang likod, ayan, makikita nyo may battery, ano? Li-ion. Ang battery nito ay, ayan, ah. Model ay CR2032, 3 volts yan. So, ayan. Ito yung bandang likod, oh. Ito yung pindutan. So, pag tinanggal mo tong tatlong, ano na to, screw na yan. Nandyan sa loob yung chip. Hindi natin bubuksan na. So, sinek namin, nabubuksan naman niya yung pinto. Ayan. Ito yung nangyayari, ano, kapag sinusin natin dito. So, makikita nyo, binaklasan namin to. Ayan. Ayan yung nangyayari. Dadalhin niya yan? Ah. Ito yung dadalhin niya. So ayan, makikita nyo, no? Umiilaw, nakikita nyo itong umiilaw na to. Ayan, sasakyan na may susi. Meaning yan, immobilizer. Ibig sabihin, nagsisend yung sending unit niya na may problema, no? Either sa immobilizer, sa susi, or sa chip, or may problema dito sa wiring system ng sasakyan na, no? Hindi aandar yan kahit anong gawin natin, no? Tingnan niya. Kahit anong ano natin, wala yan. So, ayan, makikita nyo, ano? So, wala. Una, ito, ano natin, da-diagnose natin na hindi tayo gagamit ng scanner. Kasi nga, naka-ano to. Ang sakit niya ay OBD2. So, ayan yung sakit niya sa ibaba, no? So, para makita yan, ito yan, yung manubela, so nakabaklas, no? Makikita nyo yung OBD2 socket. Ito yun. So ayan. Kitang-kita nyo yan. So para makaiwas ng gastusin muna kasi yung scanner. Ang rules kasi sa scanner, ano, ma-scan nyo yan. Pupunta sa yung renta mong scanner. So alamin nyo kung ano yung magiging sira. Lalabas yan ng fault code. Yung mga low-end na ano eh, na scanner, lalabas lang ng fault code, so ika-crack mo pa yon. So yung mga bago naman niya, mga touchscreen na, yung mga high-end, nakalagay na agad ko ng fault code niya, makikita mo kagad kung anong pinakasira niya, no? Kasi pinag-iisipan namin kung immobilizer, eto, makikita mo to. Ayan, pag binaklas namin to dito, kasi binaklas na namin to eh. Ayan, makikita mo dyan, diba? Ayan po yung immobilizer, ano? Nakapaikot parang ring sa susian. So kapag yung immobilizer nag-send ng info dun sa kanyang ECU na itong susi, hindi sila tugma, gawa na ito yung may chip, ito yung immobilizer, kumbaga itong susi na to, kahit na nasusian mo to dito, kung sira naman itong chip niya dito, kumbaga ito yung password, no? Anti-theft, yung tinatawag nila.
So, yun yung mga features niya. Magandang features ng mga bago na naka-ECU. Kahit na naipasok mo yung susi, kahit nasusisiyan mo yan, kung hindi naman gumagana yung immobilizer, yung chip, hindi rin tutugma, hindi rin naandar. Yan ano, hindi yung katulad ng mga, ano natin, mga luma na sasakyan ng mga diesel, mga 1995 na hindi naka-ECU, ano, mga naka-injection pump lang, diretso lang. Manual, kumbaga, ang tinatawag nila. Non-computerized na sasakyan, ano, or non-ECU na sasakyan, mga naka-carburador, yan. Sa kotse na carburetor yan, mga ano lang yan, walang ECU yan. So ito kasi medyo makikasilanan, kumbaga nilagyan na ng utak, ano, kasi yung pinaka utak niya, yung pinaka ECU niya. So nandoon lahat ng mga information, mga may mga tawag dito, sensor. Ito unang sensor sa kinya. Then meron pa yung mga crankshaft sensor, oxygen sensor, map sensor, mga ganun. Kung ano-ano pa mga sensor, so napakasilan na, no. So para makaiwas kayo sa gastos, ganito gagawin natin. Step by step procedure tayo, ah. So para malaman ninyo, so una natin gagawin ito. Meron ako ditong multimeter. Ang gagamitin natin ay beep test. So makikita nyo yung ganito. Yan, ibig sabihin yan, beep test yan. Beep test ibig sabihin kung may putol na fuse. So mag-una natin mga fuse, ano. So lalagyan natin yung ganyan bago ito. Ito yung pinakadulo nyo, yung probe. So positive, negative yan. Kahit magkabaliktad nyo, okay lang. Pag pinagdikit mo yan, narinig nyo, tumutunog, pumapalo rin siya. Ibig sabihin yan ay buo yung fuse. So mag-check man tayo sa fuse, ha, sample. So ito, may ano ako, may sample ako dito, ano, na fuse. So pag buo, ganito yung pagtitest na ito. Pag nakalabas, ano, so makikita ninyo. Pag buo, mangyayari sa kanya, ayan, tutunog siya. Beep test yan. Pagputol yan, hindi yan tutunog. So hanap tayo ng blown fuse para makita ninyo. Ito. Ito yung sample natin para mabilisan, no? Para mas maintindihan nyo yung nature na itong fuse. So ito yung beep test natin. Pag buo, ayan, makikita nyo, ha. O, tutunog siya, beep siya. Ibig sabihin buo kasi walang putol yan. Wala ko kasing sirang na fuse, eh. So ito na lang para mabilis mas maintindihan nyo. Ayan, nakita nyo, isang buo siya, nga lang may putol tayo sa gitna. So kapag binip test mo yan, walang tutunog. O, diba? Para mas matest nyo na maayos yung fuse ninyo, kahit nakasaksak yan, pwede. So kapag ginanyan nyo, buo yan. O, pag putol, wala. Okay? So punta tayo sa fuse. Dito yung fuse box sa ilalim na ito. Makikita nyo sa may manubela. O, left side ng manubela, baba. Makikita nyo dyan, no? Pagmaslan nyo rin ito, ano, papalo yan. Then yung beep test, tutunog. So ito yung mga ano natin, fuse. May nakalagay dyan mga number. So yan yung mga amperes nya. So kada socket nya may naka-indicate na 15 amperes. 15 na yan, 15 amperes, 10. So, pag tinanggal nyo yung kanyang cover, ito yung makikita ninyo. Ayan, ano, sa cover na ito. Ayan, makikita ninyo yung, ayan, mga naka-indicate dyan, ano. Sa wiper, 20 amperes. Sa sundan nyo to, ano, mga nakalagay dito. Ayan. Bago, ito makikita nyo na to. Pag muna. Kasi binabasa doon sa dashboard, nakikita nyo kanina, nakalagay immobilizer. So, immobilizer na fuse, so 10 amperes. So check natin yung immobilizer kasi yun yung nagpapagana doon para umandar yung sasakyan. Bago, pangalawa dito makikita nyo yung ignition relay. So 10 amperes. Paano natin hanapin yan? Tuturo ko sa inyo yan. Diba? Sabay start. Start control, 10 amperes ito. Ay, makikita nyo yan, ha. Then mga relay, test din natin yan. Papakita ko sa inyo paano i-test yan para sigurado mapapaandar yung sasakyan nyo na hindi mo na kayo kagamit ng scanner, ano. Kasi hindi porkit nakita nyo immobilizer na warning light, immobilizer kayo di isipin nyo, malaki kagad ang isipin yung gastos. So kailangan kasi dadaman tayo sa basic, no? Kasi kada sira ng sasakyan, nagbibigay nyo ng ano, ng warning light. So, ayan,
Try natin siya isa. Ang sabi dito sa pinakauna ay yung starter to control. Start control 10 amperes. So magbibilang tayo. Pangalawa. So ito yung test probe natin. Ayan. Makikita nyo may dalawang metal. Diyan sabi pinakadulo nyo aluminum na parang dati. Ito makikita nyo. Ayan, makikita ninyo, di ba? Sa bandang dulo nya. Ayan, tutok nyo lang itong dalawa na itong probe dito. So, check natin. Check natin. Ayan na. So, ito yung pinaka, ano nyo, parang may tuldok lang na kulay silver. Ayan, makikita ninyo. Ito yung probe ko. Lapit natin. Ayan, parang tuldok. So pumalo din sa ano ko. Ayan, nakita niyo pumalo dito. So beep test din, tumutunog. So hindi siya putol. So okay siya. Pangalawa, dito check natin yung ignition. Ayan, 10 amperes. So pangilang bilang siya? Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, anim, pangpito. So pangpito bilang tayo. 1, 2, 3, wala, bakante. 4, 5, 6, 7. Ito sa pang-pito. So, test din ulit natin yan. So, okay siya. Hindi siya putol. So, so on yan. Kung gusto nyo pa i-check yung iba. Kasi ito yung iba, hindi na... Ano ito, mga ilaw-ilaw na lang ito. So, wala na problema yan. Oh. Bago dito tayo banda. Sa itaas. So, yung nasabi ko kanina. Ito, yung immobilizer. Oh. Immobilizer, pang ilan siya? Nandito siya. Ito. Katapat siya ng... 30 ampere dito. Analay. So ito siya. Ayan yung immobilizer na fuse. So check din natin 'yan. Tingnan natin kung tutunog, di ayos 'yan. Ayan. So okay, hindi siya putol. So ngayon mag-isip tayo ng ibang problema, ano. So since yung mga kinakailangan natin, mga kumbaga tawag dito, mga main na dapat nasira, eh okay naman yung mga fuse niya. So isipin natin, hanap tayo ng mga relay. Kasi itong mga relay to wala natin, horn lang to, bagutol, head. So okay tayo dito sa mga relay na to. Ayan. So hindi natin nahanapin yung problema dito kasi yung iba dito, wala namang kaugnayan sa sira nung symbol na yun, ano, kasi mga pag-relay na yan, kung ano-ano. Ito kasi yun ang mga nakasulat siya, babasayan natin yung mga socket niya. So, okay ito. Dito tayo. So, ayan. Still, may ganun pa rin na sign. Immobilizer, sira pa rin, ano. Dito tayo. Sa upuan, sa driver side, ano. Hilain nyo ito. Upuan. Tanggalin nyo to. Pag natanggal yun na, may fuse box na naman dyan. So, ito yung itsura niya. Ano? So, yun yung itsura niya. Yung fuse box niya. Then, another, may mga fuse na naman. So, check natin lahat yan bago itong mga fuse. Mga relay. Ay, pangalawa, punta tayo dun sa loob ng buksan natin yung cover ng engine. Itong upuan natin, angat natin. May ipapakita pa ako sa inyo. Ayan, inangat natin yung upuan na nakangat na. So, dito tayo sa may passenger side. Ito yung makina. Pag tinignan nyo dito sa ilalim, so ito yung makina niya. Ayan, makikita nyo may relay din. Ano. So, i-check din natin yan. Yung pag-check ng, ano na yan, ng relay na yan, same lang sa lahat ng relay kasi may 5 pin din yan. So, check din natin yan. Kasi possible din kung yan, eh, hindi gumagana. Possible na hindi under to, no? So, check din natin yan. Itong isa naman gagawin natin. Pupunta muna na tayo dito sa battery, ano. Ipapaliwanag ako dito kasi kailangan din natin malaman ito. Sa likod dito sa may cab niya. Ito sa battery. Bakit ko sinama yung battery, ano?
Kailangan nating ma-check yung battery, yung mga terminal nila maayos kagaya nito. May body ground na, no? Ito kanina linisan ko na. So kailangan yung linisan nito katulad niyan, no? So pag hindi kasi nag-contact yung negative natin, ano, hindi magkakaroon ng magandang contact din doon sa ating ECU. So pag may na yung contact, magkakaproblema sa ECU. So kailangan linisan nyo talaga, no? May corrosion o kaya may mga pintura. O ayan. Kasi ito, chinag ko kanina ito, umalog. Halos umalog eh. Ngayon, inigpitan ko na at nilinisan ko yung terminal nila. So okay na. So isa rin yan sa step, ano, kasama yan sa mga step nya. Kailangan ma-check ninyo. Then pati ito yung body ground na isa. Ewan ko ba dito nakalagay ito. Pero nilinisan ko na rin yan. Niliha ko. Ayan. Makikita nyo lumabas na yung pinaka-metal nya. So body ground yan. Then check nyo rin itong pinaka-terminal ng battery terminal na to. Ito, nilinisan ko din ito. At yung battery terminal mismo. Binuhusan ko ng tubig bago niscratchan ko ng liha. So, mahalaga po yan, ano? Isa sa mga step-by-step procedure yan. Bago sa positive gano'n din. Make sure nyo na hindi umalog. Pag kinamay ninyo, walang alog yan, ano? Kailangan talaga maigpit. Kailangan yung mga connection niya. Kailangan lahat nakakonect. Ayan. So, balik tayo dun sa may fuse box sa malapit sa may driver side sa likod. So, ikot na tayo. Sa pangapala, no, bago tayo magpunta ng fuse, dito sa ibabang parte, meron dito sa may clutch, kung manual yan, ano. Sa manual, may nakalagay dito na switch. Balik ko muna para makita niya. Isa rin na nag-o-cause na parang hindi umandar itong sasakyan na ito, ano, dito sa may clutch. Kasi itong sasakyan na to, kapag nakasusi na, kahit walang sira ito, ano na, kung hindi mo inapakan yung clutch at in-start mo hindi rin na-under bucket, meron ditong switch para sa ignition, ano, at nandito yan sa may clutch. So, tetest natin itong, yan, makikita nyo yung switch na yan. Ayan. Kasi pag inapakan mo yan, tinanggal ko na kasi ito eh. So, ilabas muna natin, ano, paano matest yan, papakita ko sa inyo. So, ito rin yung isang rason. Kung halimbawa sira ito, eh, hindi anda rin sasakyan ninyo. So, kapag hindi mo tinatapakan yung switch na kaganyan. So, pag tinapakan mo na at pag-release, nakita mo. Ayan, ah. Ayan. Nakaganyan siya. Naka-on yan. So, on din yun sa may ignition switch ninyo. So, binalatan ko na to. Check natin. Gamit ulit yung multi-tester natin, ano, ito yun, naka-beep test ulit. Okay. Binalatan ko to para makita natin kung nagsiswitch siya. Sa probable cost din to, cost din to, kung halimbawa kung sira ito, magkocost din to na hindi paganda ng sasakyan ninyo, ano, mga naka-ECU, computer box. So, ayan, check natin yan. So, pag nakaangat, dapat tutunog yan, beep-beep yan, kasi naka- Ayan ang pinaka-switch niya pag nakaangat. So, naka-on yung starter natin. Ano? So, okay. So, kapag nakapindot yan, mawala yan. Pag nakaangat, tutunog. Oh, so, ayan mga ka- Ito yung katumbas ito is yung tinatapakan mo na yung clutch niya. Pag binitawan mo yun, nirelease mo yung clutch mo, so hindi siya andar. Pag tinapakan mo yung clutch mo, then ignition mo, so andar siya. Kaya kung sira rin tong switch na to, kahit na ayos lahat yan, eh hindi rin na-andar yung sasakyan mo. Ano? So chinek lang natin to. So ibig sabihin, okay to, walang problema to. Pero maganda pa rin na na-check mo kasi lahat ng dadaanan niya, eh kailangan mapasadaan natin. Okay, balik tayo dito. Nandito. So tapos na tayo dito sa may fuse box sa may clutch switch. Yung iba kasi iniisip nila baka sira daw yung starter kasi possible din kapag sira ang starter mo kahit naka ECU ka na computer box ka kahit, o kaya kahit hindi naka computer box basta sira ang starter mo talaga ganun ang mangyari, hindi rin naandar. Kahit na naka immobilizer yung tag dito. Immobilizer yung nakalagay sa warning light mo tulad na ito, eh possible pa rin yung starter sira.
So para ma-check natin yung starter, hanapin natin yung takip niyan. Likod niyan, ito yung likod, takip niya. Malagay yan dito. So mabasa niyo lahat yan, yung fuse box ano, bitad. Yan. So basahin natin. Ang sabi dito, ayan. So ito yung starter relay. So chineck ko na rin yung mga fuse niyan, nakalagay diyan. O sa fuel pump, okay naman lahat. Hindi ko napapakita no kasi pinakita ko na paano magano kanina ng mga fuse. So ito yon mga yon. Susundan mo lang kung pagkakalagay niyan. So babaybayin mo lang. No. Babaybayin mo lang 'yan na nakasulat diyan ito. Chineck ko na to, wala tong problema. So ganun din ang pag-check sa kabila. So pati mga fuse na to, madali na to i-check ano. So ito naman, isang fuse din 60 amperes tsaka 120. Ito yung sa battery tsaka sa glow. Ayan o, battery tsaka glow dyan. Ayan. Battery tsaka glow. Glow plug nya. So ito yun. So chineck ko rin yan ng beep test. So tuloy yung pantest natin. Ito yung probe. So check natin yan. So okay naman yan, nag-beep. Ito yung kabila, okay. So pag-test din naman ng mga fuse na to, itong mga malalaking fuse na to kasi nasa 50 amperes itong pula. Ayan. Makikita mo 50 amperes na nakalagay dito, 50 amperes ito. Ano ba itong 50 amperes ito, battery? Sabay. Ayan, ignition naman to, 40 amperes. ECU, 30 amperes. So check din natin yan kasi yung mga importante yan. Yung mga lamp na yan, walang pag-niook na yan. Okay na yan. So dito sa itaas naman mga cooling fan, ABS. Yung ABS nga pala kasi mag-warning din niya sa ita diyan sa dashboard nyo kung wala yung fuse ng ABS. So kailangan talaga ma-check din 'yan. May mga ABS na 'yun na. So to cooling fan wala na. So pinaka ano ko naman dito pati relay. Itong apat na relay nito, glow, plug relay, start relay, tsaka main FFHS. So konektado to dito, itong dalawa na to. So, check natin yung dalawa na 'yan. Saka COND. Ayun. So check natin yan. Sabi mga position yan, ito yung mga yan. So ito yung tatlong relay. Ang makikita nyo sa dalawa, tatlo. Now ito yung COND relay. Dito yung, ito naman yung main FFHS. So ayan. Research natin mamaya kung ano mga meaning yan. Bago ito yung starter relay. Then glow plug ano. So kahit naka-immobilizer na sign doon, pwede pa rin natin i-check yung starter. So hindi na natin makukuha sa ilalim you know, yung starter para mabilisan lang. Ang pinaka ano dyan kasi naka ano dito, ito yung starter relay. So ayan ano, yung pangalawa sa itaas na kulay itim, na malaki, ito yun. So check natin yan, i-erecta muna natin kung talagang ayos yung starter natin. Pag ayos yung starter natin, ibig sabihin mapapandar natin to na hindi kayo magkakaproblema sa starter. So makakasave na naman yung budget ninyo. Okay ano, so ang gagawin nyo lang ito para ma-check nyo yung starter nyo kung good pa o talagang may tama yung starter nyo kaya hindi siya umandar. Itin ko ah. Ito itong ano na to, socket na to. Tinuturo ko na to. Oh, yung jumperan nyo papunta dito sa battery. Ito. Sa nakaluwa na to. So yan. O, para ma-check natin ano nakasusok doon bago dito sa battery. I-ano nyo lang dito. So okay. Gumagana yung starter niya. Pero hindi tutuloy yan, magre-redondo lang. So meaning, good yung ating starter. So okay na yun sa test na yun. So, hindi natin papabain. Ito, itong ano to, ulitin ko ah. Ito, itong ano na to, socket na to. Tinuturo ko na to. Yung jumperan niya papunta dito sa battery. Ito. Sa nakaluwa na to. So yan. So chineck ko na ito. Ito, ano ba, check tayo na isa ng fuse na ito, no? So, lahat naman ng check ng fuse na ito, na-check ko na, okay yan. So, ayan lang. Tusukan nyo lang ng probe. So, okay. Pakita natin dito. Pumapalo yan. So, yun yung probe niya. Pumapalo yan, ano? So, okay yan. So, lahat naman yan, na-test ko na. Lahat ng mga fuse natin dito. Lahat na ng fuse na ano ko na, pati ito, pati yung fuse na to, pati itong mga maliit na to, okay ito. So, same lang din sa pag-test ko. So, ang pinaka ano dyan, mga relay na lang itong apat, i-test natin ito. Ano? So, ang pag-test ng fuse, ganito. So, ito inisa-isa ko. Wala pa rin ito, diba?
So, ang una kong itetest na fuse, ito, tsaka ito. Ito naman, ang naka-indicate kasi dyan is starter relay. Ito, indicate ko na lang. So, starter relay, unahin natin ito. So, ito yun siya, starter relay, ito. Then, yung main, FFHS ito. Bago yung CUND ito. Yan. So, itong tatlo na ito yung pinaka, ano dito, ano. So, titest natin yan. Alay, pakakuloy. Tatanggalin natin to. Una, yung starter relay. Check natin kung maayos ito, hindi, ano. So, pamamagitan nito. Atali, ano. Gumawa ako ng, ano, tester. So, sariling gawa ko to. May mga connection. Ilaw. Na may switch. Ito. Tsaka ito. So, gumawa ako ng diagram niyan. Popost ko na lang sa YouTube, ano. So, ito yung diagram na ginawa ko. Paano i-test? May link sa description below. I-click nyo yan. May video dyan na gumawa ako ng pang-test ng relay. Kasi hindi pwede yung test light lang. Kasi 5 up, 5 ano to, paa. So, mas mainam na may ganito, ano. So, susundan natin to. Yung aking, ano. Kasi 5 na paa yan. So, ito yung kanina si starter relay. Kung tama ito. So, yung may switch. So, may kaliwa. Pansinin nyo, may dalawang ganyan, no. Sabay ito, nakapaa lang. So, yung switch dito sa gilid. So, kakabitan ko na yung switch dito. So, ganyan siya. Then, yung susunod, yung sa ilaw, accessories, nasa itaas. So, itaas ito. Accessories ito. Ang positive niya is ito. Bago ito, negative. Negative dito. So, sa gilid siya. Negative. Itong baba, positive. So, positive ito. So, ang connection niya, positive, negative. Sa battery, nagdala ko ng battery. Ito, makikita ninyo. Itong kuplay-pulay yung positive, negative ito. So, pag sinaksak natin ng ganyan, dito malalaman natin yung ating relay. Kung ayos, ano. So, nakaagana na. Ito, yung ilaw. Pag sinitch natin ito, okay. Oh. So, okay itong relay na to. Ang katumbas na ito, ito rin. Positive din dito. So, tatanggalin natin to. Dapat dalawa yan, gagana. So, gagana rin siya dito. So, okay ito. Gumagana to. Walang problema yung ating relay sa starter. So, gumagana yan. Walang problema. Proceed tayo sa pangalawa. So, okay yung starter relay natin. Anong pangalawa, concept? Ito. Ha? Yung pangalawa, fire. Meron. Main. FFHS, ayan nakalagay. So, ito yun. Check natin to. Okay. So, balik tayo dito. Same din dito, gagawin natin, ano. So, ito pa rin yung aking, ano. Ba't kanina niya sinaparang? Ganun pa rin. So, dito, ito ang kakabit. Bago itong sa switch. Bago. Ito yung negative. Bago ito yung positive. So, sa ilaw tayo magbabase. Pag on, so wala, patay yung itaas niya, meaning talaga may sira siya, no. Sa gitna, check natin kung ano, kung gumagana. Nasa gitna na tayo. So, umiilaw siya sa gitna. So, ayos yung gitna niya, pero sira naman ito ang taas niya. So, possible ito yung sira. Iyon natin. Wala. Sira to. Okay, one down. Sira ang ating balik mulay. Main. So, sira yung main natin na relay. O, karaniwan na reason para hindi siya mandara. No? So, sunod natin yung ito. COND. So, ito yun. Pinakalas. So, ito. Check natin ulit ito. So, same pa rin. Sa tester na ginawa ko. So, positive yung baba. Negative ito. Switch to. Ito yung negative. Ito yung positive.
sausage natin. Okay, umiilaw siya. Ayos yung gitna niya, pero yung itas niya sira. So pag sira, meaning may dalawa tayong relay na sira. So sira rin to. Dalawa yung sira dyan lang lay. Based sa ano niya, ang sira is ito at ito. So, starter relay tsaka glow plug. Okay ito. Natest ko na to kanina. So dalawa yung sira. So may naka-ready na ako dito na dalawa na bagong relay. Ang prepare ko is Bosch relay. 12 volts. Kung ano naka-indicate dito, hindi din papalit ninyo. Kasi nakalagay dito is 30 amperes, 40. Bago ano siya, 14 volts. Pero pwede na rin yung 12 volts. Ano? Pagana naman to. 30 amperes, 12 volts na Bosch. Ayan. Ito factory ito eh. Factory relay ito. So, kaabit natin to, titignan natin kung under na siya. Mawala na yung sa niya ng immobilizer. So, ayan. Okay. Check natin lay. So, ayan. Ginabit na natin yung dalawa. Bagong relay. Check natin yung so, check natin yung susiyan. Okay. So, ayan. Check na natin yung kanyang dashboard. Tingnan natin kung may lalabas pa na ano, ang tawag dito. Ayan, natural lang naman to na umiilaw. Nagbiblink ito ha. Kasi anti-theft to eh. So, hindi pa ako nakasusi. Ayan. Ito niya. So, sususihan ko na. Okay, nawala na at umangat na yung ating fuel. So, nawala na yung immobilizer sign niya. So, try natin i-crank kung under na. Kung tama ba yung ginawa natin. Ano? So, apak muna tayo sa clutch. Kasi kung hindi apak sa clutch, hindi rin to under. So, okay, crank. Okay. Ayos. So, yun yung lang naging sira nito, no? So, hindi na kami nagpa scanner. So, kasi mahal talaga yung scanner. Ayun yung iniiwasan ko muna. Pero kapag sa mga relay at naubos na natin ng pag-check niya at wala na pagpipilian talaga, scanner talagang pipiliin natin. Kasi possible, halimbawa, kung wala pa rin at lahat-lahat na, no? Ang talagang magkakaroon pa rin na ng sira dyan is itong immobilizer o kaya yung susi. Yung sa chip, sa susi. Kasi kung hindi magtutugma yung dalawa, pinaka-password na ito dito, eh, magkakaroon ng problema. Hindi talaga andar. So, nakuha natin, kahit na tayo gumamit na scanner, napaka-under naman na maayos. Ano? So, yan yung immobilizer niya. May wine dito, no? Sa gilid ng susian. So, para makita nyo lang. Yan yun. So, pag nagka-problema sa susi at immobilizer, nako, ang mahal-mahal niyan. So, kung naibigan nyo yung video ko, sundan nyo lang. So, i-subscribe nyo ako sa channel ko para ma-updated kayo sa mga bago kong mga videos, mga tutorial, paano maligtas yung mga problema nyo sa kaninyo, no? At tutulungan ko kayo kung anong maabot na aking makakaya bago hit nyo yung thumbs up, then click nyo yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong mga videos, ano? So, comment nyo kayo sa baba kung anong mga gusto nyo gawin kong mga video tutorial. This project DIY, sign off, peace out, thumbs up, bye.